Hi everyone, I am Mommy Megs and welcome to our home. Home is school! So today, I will be attending the General Assembly of CCF Gateway Next Gen Volunteer Teachers, and gusto ko sana magdala ng food to share for the volunteer teachers. Mahilig kasi ako sa pasta, kaya gusto ko rin mag-share ng pasta sa kanila. So for today, I will be cooking aglio olio tuna pasta. I will be using San Remo Spinach Fettuccine. Actually, meron pa ako dito San Remo Vegetarini and San Remo Elbow Pasta. Pero parang mas bagay sa tuna. Actually, pwede din to sa pesto na pasta. But for today, feel ko mag-tuna. So, tuna yung gamitin na. Okay? So, eto yung iba pang ingredients. Of course, tuna, 2 big cans. Dinrain ko siya para later wala ng oil. Before, hindi ako gumagamit ng tomato sa aglio olio. Pero, yung day group leader ko, natikman ko yung tuna pasta niya. May tomatoes. Kaya sabi ko, ay, patry ko ng may tomatoes. So, ang sarap nga. So, simula nun, naglalagay na ako ng tomato sa tuna pasta. And then, onions and garlic, syempre. And to taste, patis yung ginagamit ko. Pero it's up to you. Pwede din naman soy. So, simula na natin. First step, magpapakulo ako ng tubig. And then, lalagyan natin ng oil and salt before natin ilagay itong pasta. And now, dahil kumukulo na siya, ilagay na natin itong San Remo Spinach Fettuccine. So, set aside muna natin siya habang niluluto natin yung sahog. So, first, lagay natin ang garlic. So, may napanood akong video, sabi dapat low heat lang daw to allow the olive oil to absorb the flavor of the garlic. So, I'm not an expert though. So, kung meron kayong suggestions kung anong mas okay gawin, comment down your suggestions. This is optional. Nag-add ako ng 1 tablespoon of butter. Pero pwede namang walang butter. It's up to you. Pag medyo brown na yung garlic, pwede na natin i-add yung onions. And also the tomatoes. Add na din natin yung tuna. Actually, pwede rin pala kayo maglagay ng mushroom kung padami, if you want. Pero ako mas gusto ko yung pure na ano, puro tuna lang. Kaya nagay na natin yung patis. Pwede na unti-unti eh. It's up to you kung ano yung gano'ng paalat ng mushroom. Ayan, kumukulo na siya. Pwede na natin ihalo yung pasta. Pwede na natin i-off. Yan. Iyahalo na natin yung pasta. Ayan, hinalo na natin yung pasta. So, ito na siya. Almost ready. Yan na, yung aking aglio olio tuna pasta. Makagawa ko ng 2 sets. So, perfect to for our pot bless later. So, ito siya. And... So, may pagka-green, no? Medyo color green yung pasta. Kasi nga, spinach fettuccine siya. So, what I love about San Remo is that firm yung pasta, hindi siya malabsak. Kahit na parang feeling ko medyo natagalan yung pag-boil ko kanina, hindi siya malabsak yung pasta niya. Siyempre, titikman ko to. Nakakahiya naman na pakain ko sa iba. Tapos, hindi pa lang masarap. Pero siyempre, confident ako kasi San Remo yung ginamit kong pasta. Yung totoo, tatry ko ba ito o kakain talaga ako? Tatry ko daw pero ang dami kong inukuha yun.
Hindi ako mapapahiya dito. Excited na ako na matikman doon ng mga co-teachers ko sa next gen, CCF next gen. Sarap. Buti na lang madami akong kinuha. Kain na talaga ito, kain. By the way, pwede mo pala siyang lagyan naman. Parmesan, if you want. Pero kahit walang parmesan, masarap na eh. Kunti lang. Okay guys, thank you so much for watching. So again, I would like to recommend San Remo pasta. Meron siyang iba't ibang shapes. Ito spirals, may na-try ako before. Wagon wheel yung shape niya. Ito naman, elbow. So next time, try ko din ipasa sa inyo kung paano ko nalaglog. Kung paano ko lulutuin itong other sandwich pasta. Okay, thank you so much for watching. See you next time. And if you like our video, please don't forget to hit like and subscribe. See you!